Nabili ko na lahat. Bravecto 15 Frontline 500 Advocate 500 Medicated Soap, Medicated Shampoo, Ivermectin. Sure ba ako na ticks and fleas ang issue? Garapata nga ba? O baka naman allergic lang sa dog food? Tara, pag-usapan natin. Don't get me wrong mga kaibigan, lahat ng nabanggit ko kanina mga produkto, effective yan. Effective yan kung tama yung tinatarget na problema. Pero ang problemang mas malaki, eh kung allergic lang naman pala sa kinakain, kaya may issue sa coat ang inyong aso. Abay, kahit araw-arawin mo ang pagbibigay ng gamot, hindi yan gagaling. Kasi may allergy pala sa kinakain. Ang kailangan natin malaman, saan siya allergic? Pero bago natin alamin yon, ito muna mga example ng mga allergic dermatitis. Ayan, panoorin nyo. Ang lagi nating babantayan ay yung tenga, yung paws, yung likuran bahagi, yung paa o malapit sa puwet, at yung sa tiyan. Meron tayong mga nakikita, yung hives or yung urticaria. Minsan, migla kayong nakakakita ng mga namumula-mula or kung minsan may pus. Okay? Yun, sinyalis yun na baka may allergy talaga yung aso mo. Araw-araw mo nakikita ang aso mo, kamot ng kamot. Dila ng dila, namumula na, nagkakasugat na. Nakakairita, nakakainis, at kahit puppies, tinatamaan ng allergy. At ang mas malala pa, every time na nagkakamot ang aso natin, 100% of the time, makakalbo yung area na kung saan kinakamot ng aso natin. At alam nyo namang nakakairita, pag nakakakita tayo ng mga bald spots sa ating mga aso dahil pinaka-aalagaan natin itong mga to. So aside sa mga namumulang mga paa, namumulang mga tiyan, ano pa ba ang mga sinyalis na mayroong allergy ang iyong aso? Minsan may mga worst case na nagkakadiarrhea, may gas sa tiyan, bloated, minsan nagsusuka pa. Okay, worst case scenario na yun. Meron din naman, nagkakaroon lang ng swollen face, swollen lips, swollen eyelids or ears, eh may allergy pa rin yun. Kaya very important malaman natin ano yung cause ng allergy. Eh siguro tatanungin nyo ako, ano ba yung mga common allergens? Ito yung mga chicken, beef, dairy products, minsan mga isda, common yan. Less common, corn, rice, wheat, barley, or oats. Ang masaklap, karamihan ng nabanggit ko, nasa mga kibbles natin, nasa mga iba't ibang dog food brands. Meron pa pala akong gustong i-share sa inyo. Merong kaibahan yung food sensitivity sa food allergy. Yung food sensitivity, ito yung medyo kuminsan gumagaling, nawawala, tapos bumabalik. From time to time, madalas ito sa paw, sa kamay, or sa tenga. Yung tipong bang magaling ng napakatagal, maayos ng napakatagal na panahon, biglang bumabalik. May food sensitivity lang yon. Pero ito kasing food allergy, kapag established talaga na allergic sa food, 6 hours to 24 hours, lalabas na yan. Kaya mas madali siyang mapansin. Pero ito ang katotohanan sa Pilipinas. Sa sarili nga natin, sa katawan natin, napakahilig nating mag-self-medicate. Kaya ang ginagawa rin natin sa mga aso natin, tanong na lang sa kakilala, or ano yung previous na ginamit, ano yung previous na nirekomenda ng vet, yun na rin uli yung ginagamit natin sa mga aso natin.
tapos hindi natin na-realize, ang dami na natin nagastos, ang dami panahon na yung lumipas, hindi pa rin gumagaling. Pero ang kagandahan naman yan, pwede na natin talagang dalhin ito sa mga vet kapag hindi na natin alam kung ano yung gagawin. Pero ang pakiusap ko sana, early on pa lang, inaaral na natin. Allergy lang ba ito sa pagkain o baka may ibang underlying cause na? Okay? Kasi kung minsan, kung mayroon silang sakit internally, minsan nagmamanifest yan sa kanilang coat, sa kanilang skin. Kaya dapat maaga pa lang alam na natin para it's never too late, di ba? Ngayon, tatanungin niyo ako, pag dinala nga ba sa vet, ano yung gagawin nila? Ito, explain ko. Ngayon, sa clinic, ang gagawin dyan is una, skin scraping. Kuha ng sample sa skin, microscope, titignan kung ano yung pwedeng makita na nagkukos ng problema sa coat, or pwedeng blood test yan. Or kahit ano pang mga sophisticated test, basta ma-figure out lang kung ano yung rason bakit mayroong issue. Tapos kung nasabi ng vet nyo, may allergy talaga. Ang next question, ano yung allergens? Okay, ngayon tatanungin ka ng vet, ano ang dog food na pinapakain mo? Nagro-ro ka ba? Ano yung mga pinapakain mo? Okay, kung kapag sinabi mo na chicken-based yung dog food mo, baka i-advise ka muna na mag-beef. Kapag beef naman, baka i-advise ka muna mag-chicken or mag-fish ka. Okay, tinitingnan rin nila kung yung bang rice, corn, or barley, or oats yung rason. So, mayroong process of elimination para lang ma-prescriban ka or ma-suggestan ka ng dog food na kung saan hindi allergic yung aso mo. Habang nangyayari, yung process of elimination, isasuggest sa'yo ng doktor, magpakain ka muna ng hypoallergenic kibble, dog food, or yung mga nasa in-can, yung mga prescription diet, Royal Canin, or whatever brand na hypoallergenic. Kasi pinifigure out muna nila kung ano ang allergens para maging, syempre, of course, kailangan kumain ng aso nyo. So, papakainin muna ng hypoallergenic. Pero huwag kayong magalala, habang kinakain nila yan, may makikita kayong pagbabago dahil nga in-eliminate yung allergens. Ang importante lang, malaman ng doktor kung ano yung nag-cause ng allergy para eventually, kung gusto mo nung bumalik sa regular dog food, makaiwas ka sa may allergens na dog food. Habang naka-hypoallergenic dog food yung aso mo, malamang magbi-prescribe din ng antihistamine yung doktor. Magbibigay rin siguro ng skin cream para ma-relieve yung itchiness. Minsan, yung mga gamot na prednisolone, pero dapat under lahat yan sa supervision ng doktor para tama yung dosage na mabigay nyo. Okay? Kadalasan po, minamaliit natin yung allergic reaction. Gagaling din yan. Mawawala rin yan. Papahirang ko lang ng ganito. Pero dapat, maging observant tayo mga kaibigan. Kasi from time to time, may mga isolated cases na life-threatening. Ang nagiging allergic reaction ay yung hindi paghinga or nagkakaroon ng blockage sa passageway sa airway. Yun ang mahirap. O kapag nakikita nyo hirap na hirap ng huminga, nakahiga na lang, nakahilata na lang, hindi na makatayo, wala na dapat tanong-tanong. Wala na dapat magpa-consult-consult online. Diretso ka na sa ospital, diretso ka na sa clinic. Kailangan na ng vet makita ang aso ninyo. Sa panghuli, mga kaibigan, ito po yung pwede kong ma-advise. Dapat po, monitored na monitored nyo ang inyong mga pinapakain at kung paano mag-react ang mga asong ito. Kasi po, alam ko rin naman po, dito sa Pilipinas, may mga lugar na malayo yung vet, malayong clinic. Kaya sana, kung kayo po mismo, kabisadong kabisado nyo, lahat ng kinakain ng aso nyo, kung paano mag-react yung mga aso nyo, kayo mismo, kaya nyo nang magkaroon ng elimination diet. Kaya nyo nang gawin yung process of elimination. O, ito muna ngayon ang kakainin mo ha, dahil hindi ko sure, baka nagre-react ka na sa manok. Ito yung kakainin mo ngayon, beef ngayon, ito ngayon isda, ito ngayon raw ka muna, ito ngayon dog food ka muna. Para kayo mismo nakakapag-adjust kapag may mga allergic reaction na nangyayari sa inyong aso. At doon naman po, sa mga produkto na nabanggit ko sa unang part ng video na to, talaga po mga effective yun kasi karamihan po doon ay talagang ginagamit ko. Pero ang dapat ko pong sabihin at dapat nyo pong malaman ay mayroon pong target yun na mga parasites. Hindi po laban sa allergy yun. Pero kapag ang vet nyo binigay po yun, as supplementary na lang po yun para maka-support sa pinapagaling. Pero usually, pataasin nyo lang po talaga ang resistensya ng inyong aso. Bigyan nyo po ng mga natural oils, yung mga oils na omega-3, omega-6,
Ganyan po, mga virgin coconut oil. Palakasin nyo lang ang kanilang immune system. Okay, dapat maging malinis ang kanilang lugar, malinis ang kinakain, malinis ang iniinom. Palakasin nyo lang po sila. Karamihan nga po ng mga veteranong breeders na nakausap ko nung una, ang lagi nilang sinasabi, once na healthy at mataas ang immune system ng aso nyo, mahirap dapuan yan ng coat issue or ng skin problem. Naniniwala po ako doon. Again, maraming salamat uli sa inyong time sa panonood at pakikinig sa akin. At maraming salamat sa lahat na nagko-comments at sumusuporta sa channel na to. Huwag po tayo magatubili uli na mag-subscribe kung hindi pa po kayo nakakapag-subscribe. Please lang, like nyo po sana yung video. Push nyo na rin yung notification bell para every time na may bagong video, ma-notify kayo, di ba po? Okay, pero bago lahat, shoutouts kasi parami na po na parami ang request ng shoutouts. Nasa papel na po, dati nasa cellphone ko lang, okay? So, shoutout tayo kay John Amparo, McCoy Neri of Boys and Bullies, Kais Ibanez from Cebu, KDC Kennels from Cebu again, Christopher Arshaga from Tanza, Cavite, Marion Paul Velus from USA, kay Pilipino Ako, Ace Cerdo of ASK Kennel Malabon, Joel Ebalan from Zambales, Jacqueline Uwandasan from Leicester 21DC from California, Jay Machado from Bacolod City, at kay EJ Santos from San Fernando La Union, Campo Legitimo Bullies. Till next time.